Yo, buddy, good morning, good morning, good morning. Ay, bit na tayo dito na binaklas. Bibili muna tayo ng ulam. Kani to, mother? Sandaan. Sandaan? Kanduli, isandaan. Lamay. 100 pesos. 100 pesos, pati yung nanay. Ilan yun, nanay? 80. Oh, yan. Todo mo na yun. Yung gano'n yan. 150. 130. Oh, 130. Oh, todo mo na yun. Sandali lang na. Italian ko yan ay. Okay. So, good morning na good morning. Kasi nakachamba tayo ng halagang 100 pesos. Pero si Mother, binigyan na lang natin ng 130. This is kanduli. Oh, sarap nito. Gataan. Kada namamatay. So correction lang kapatid, nalulumos kapag nire-revolution. So late reaction yung kanyang pag-accelerate. So nag-accelerate ka ngayon, bibilang ka pa ng ilang segundo bago umarangkada yung motor. So ganun yung nangyayari sa kanya. Yung tipong late na yung dating nung gasolina sa kuryente. Hindi kagad siya umaalis. So yun yung susolusyonan natin ngayon. Okay. So sa mga ganong senaryo kapatid, ang una ko kasi diyang kine-check ay yung filter. Pagkatapos ng filter, sinasabay ko na rin na i-check yung kanyang pump, no? Yung pump. Kape tayo, kape. Pagkatapos, spark plug, throttle body cleaning, and then kung ano pa yung mga unusual na nakikita ko kagaya ng injector, lilinisin na rin natin yan. Kahit manual cleaning lang kapatid, hindi na natin kailangan masyado ng injector cleaning kung wala rin naman tayong budget, no? So, tirahin muna natin. Okay kapatid, so tinanggal na natin yung utility box, then tinanggal natin upuan at saka yung mga cover. So, in-observe muna natin kapatid kung ano yung mga possible or unusual na nagkakaroon ng problema or may problema. So, kagabi, tinanggal na rin natin yung air cleaner nito. So far, wala tayong nakikitang unusual dito aside sa mga dumi. Ayan. So, ang sunod natin gagawin kapatid kapag ganito, ituloy na natin ng throttle body cleaning, injector cleaning, at saka magpalit na tayo ng filter. Yan. So, tirahin muna natin yung filter muna para matanggal natin pati gasolina. So, mga nagbabalak kapatid na magpalit ng filter, so, yun lang din yung tatanggalin nyo, no? Yung cover dito sa harap, yung utility box, yung upuan, so, yung itong bolt na ito sa tangke, at saka ito. Ayan. So, matatanggal nyo na yan. So, dito naman sa ilalim, may huhugutin lang tayong wire dyan. So, kung gusto nyo ng video nyan kapatid, meron na tayong video nyan sa isang channel natin, yung Motor Shop sa YouTube. Yan, meron na tayong video nyan doon. Sa mga hindi pa nga po pala nakapag-subscribe sa ating isa pang channel, hanapin nyo lang po kapatid, Motor Shop sa YouTube. Nasa description box po ang link. Okay kapatid, so tinanggal na natin yung tangke. Gusto kong ma-witness ninyo yung pagtanggal natin para makita natin ang sabay-sabay yung filter. So karamihan kasing palyado kapatid, yung palya na ganon, eh filter lang talaga kasi hindi nakakapaghigop ng maganda yung kanyang injector o nakakabuga ng maganda yung injector doon sa ating chamber. Konti lang ang pressure na nabibigay galing sa pump dahil barado ang filter. Ay. So, ito kapatid, dini-examine ko, parang medyo bago pa, no? Kasi kung mapapansin niyo yung kulay niya ay medyo maputi pa yung pinaka-bracket ng filter. Kaya lang
Siyempre, medyo mura lang naman ito, kaya pabilihan lang natin. Kaya maraming dumi-dumi sa labas, oh. So, makikita natin ito, kapatid, kapag tinanggal natin yung lamang gasolina ng tangke. Kapag maraming dumi ito, ibig sabihin, kapatid, puno na rin ito sa loob. Hindi lang makita sa labas dahil naunang napuno sa loob. So, tanggalin natin yung gasolina. Base sa nakikita natin, okay naman yung kanyang gasolina, no? Hindi naman madumi yung tanke. Maglilinis na tayo ng throttle body at saka injector, then spark plug. Okay, maglilinis natin ang injector. Ayan. So, hihilain nyo lang, kapatid, pataas, ha? Pero wag ito ang hihilain ninyo dahil may possibility na maputol itong tube. Gas Aroy. So ganito na pala yung tip ng kanyang injector. Sobrang dumi na. Lilinisin talaga natin tong throttle body nito. Ayun, oh. Sobrang dumi. Okay, tanggalin muna natin yung injector para malinis natin ang separate. Sumailak lang yan dito, kapatid, ha. Nagtutusok para umangat itong alambre na to, yung pinakalak niya. Ayan. Tapos, pwede mo nang i-separate, kapatid, yung injector sa kanyang housing. Okay. So, ito yung kanyang injector. Dumi, grabe dumi talaga, oh. Okay, sunod natin tanggalin yung kanyang throttle body. Ayan, para malinisan na rin natin. Sa mga low cost dyan, yung mga medyo hindi naman din talaga mapipira, kapatid, pwede nyo naman itong hugasan ng gasolina. O, pwede nyo hugasan ng gasolina, basta ang mahalaga lang, malinisan nyo lang siya ng malinis, yung walang matitirang residue. Walang matirang mga butil-butil ng buhangin, hibla ng pamunas. Yun lang naman ang kailangan nito, eh. Yung malinisan siya, walang tubig na maiiwan galing sa inyong mga kompresor. Nasa inyo, kapatid, kung ito yung tatanggalin nyo, ha, or yung Philip sa loob, yung bolt na Philip. Ayan. Kung allen key o yung screw bolt dun sa loob. Nasa inyo yan, kung saan yung pinakamapapadali kayo, doon ang tanggalin ninyo. Ayan. Okay. So, sobrang dumi talaga. No? Pailawin ko. O, ayan. Kitang-kita ang dumi. Nanggigitata. Okay, mamaya lilinisin natin to gamit lang yung gasolina. Hindi na tayo magpapabili kay nanay ng throttle body cleaning dahil yung may-ari nito ay medyo may katandaan na, no? Kawawa din naman. O kaya-kaya natin tong linisan ng gasolina lang. Okay? Okay, so nalinisan na natin, kapatid, yung ating throttle body, injector, spark plug, at saka okay na rin yung pump natin. So, wala pa si Mother. Hintayin pa natin para mapabili natin ng mga gamit. Siguro, kapatid, i-upload ko na lang muna ito as part 1. So, mamayang hapon, asahan nyo, i-upload natin yung part 2. Para hindi masyadong mahaba, para ibang video na naman. Okay, kapatid, so hanggang dito na lang muna. God bless po sa lahat. Ingat po kayo. Good morning po.